Punta tayo dito. Punta tayo dito mga bossing sa mga statement ni Inday Sara nitong mga nakarang araw. Naku po, sobrang excited talaga ako dito sa mga pinagsasasabi dito ni Inday Sara. Kasi sigurado ako parang tinipos na naman. Parang tinipos tong mga hayop ng mga congressman na ito. Dahil sa mga statement na ito ni Inday Sara. Ayan, oposisyon na ba si Inday Sara? Alamin natin ang kasagutan. Trending na naman ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga nakikita niyang problema sa administrasyon ni Marcos Jr. Kaya naman ang tanong, maituturing na nga ba siyang oposisyon sa kasalukuyang administrasyon? Alamin natin ang balita ni Hannah Jane Sancho. Doon ko sinabi, nilabas yung frustration ko as a Filipino. Sinabi ko naman noon, no, 'di ba, hindi ako gumagalaw para sa administrasyon, hindi ako gumagalaw para sa opposition, hindi politika kundi para sa bayan. Klaro naman ata 'yon sa oath of office ng lahat ng government officials na para sa bayan ang trabaho mo. So kung ano yung sa tingin ko tama para sa bayan, yun yung sinasabi ko. So yung frustration ko as a vice president and as a Filipino sa mga nangyayari o naririnig natin sa ating gobyerno, nilabas ko doon sa statement. Ito ang binigyan din ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung isa na nga ba siyang oposisyon. Matapos ang malaman niyang pahayag kung saan ipinuto ng nakababatang Duterte ang mga pagkukulang ng administrasyong Marcos Jr. Uta, yung mga... Yung... Yung dalawang wala nang mga candy, ganun. Ito si Abalos, wag ka nang mag-senador. Wala ka naman silbi, yaman-yaman nyo na. Manahimik na lang kayo sa mga bahay nyo, huwag nyo nang pahirapan ang mga Pilipino. Binanggit ni VP Sara na ang namumuno sa bansa ngayon ay mga taong di tapat sa sinumpang tungkulin, kaya naman tila nagahari ang takot para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Ibinunto rin ni VP Sara sa kanyang pahayag ang kabiguan ng Marcos administration na magkaroon ng flood control master plan sa kabila ng madalas na bagyong nararanasan ng bansa. Ang kabiguan ng gobyerno na palakasin ang healthcare system sa pamamagitan ng PhilHealth at kukunan pa ng pondo para magamit sa ibang bagay na walang kinalaman sa kalusugan at mga kinatawan sa bansa na imbis tumutok sa paggawa ng makabago. Eh, tingnan ninyo, di ba si Inday Sara, sinight niya na lahat ng mga issues na nakikita niyang dapat na ina-address ng gobyerno. Narinig mo bang may nagsalita? Narinig mo si Abalos magsalita? Narinig mo mga congressman sumagot dito? Narinig nyo? Yung sinagot lang ni Chief Escudero na, "Hoy, Inday Sara, baka nakakalimutan mo, 6 years yung tatay mo, hanggang ngayon binabaha pa rin tayo. Hoy, Cheese Escudero, baka nakakalimutan mo, 16 years ka na dyan sa Senado. 16 years ka na sa Senado, punyemas kayo. Kayo ang mga ano niyan, kayo ang nagbabudget sa mga yan, bakit hindi nyo hinahanap yung resulta niyan?" O diba? Kung siya sinisilip niyo yung 6 na taon ni Duterte. Tanya na galing na mismo sa bibig eh. Neto ni Bongbong eh. Taon-taon tumalabas, tumataas, 1.3 billion lang yan eh. Last year eh, ngayon naging 1.45 na. Mga hinayupak kayo. So gusto niyong mangyari, si Digong na naman ang sisisiin nyo. Ayaw nyo magreklamo si Inday Sara? Tang ina nyo, nagre-reklamo nga yung mga nababaha. Palibasa, ang gaganda ng mga bahay nyo eh. Ikaw, Chis Escudero, palibasa, ang ganda ng bahay mo. Ang ganda pa ng asawa mo. Ang ganda-ganda ng buhay mo. Ngayon kaming mga binabaha, nagre-reklamo kami. 1.4 billion per day para sa flood control project. Putang ina yan, ang hina-hina nung ulan, nalunod yung mga daga. Kaleptospirosis ng mga tao. Tapos ngayon, sinita ni Inday Sara. Puta, hindi pa pwede. Nagagalit kayo kay Inday Sara dahil sinita niya yun? Bakit hindi kayo sumita? Dapat nga magpasalamat ko kay Inday Sara kasi sinisita niya eh. Noong tahimik siya, putang ina ninyo, galit na galit kayo.
Ngayong maingay na siya, galit pa rin kayo. Tapos masasaktan kayo. Sasabihin mo, hey, Inday, 6 years yung tatay mo. So, meron bang matinding pagbaha nung kay PRD na hindi niya nasolusyunan? Meron bang matinding dilubyo Pilipinas na hindi niya nagawan ng paraan? Kahit wala tayong tulong ng ibang bansa, nagawa ni PRRD lahat yan. Sumabog ang ilang bulkan, lindol na ang lalakas. Ilang malayulanda na bagyo ang tumama sa atin ng panahon ni PRD? 4. Tayo, ilan ang namatay? Kumpara sa mga namatay ng mga nakaraang bagyo, ibig sabihin nag-improve lahat yan ng panahon ni PRD. Eh kaya lang, dahil magnanakaw yung mga bagong tao dyan sa gobyerno, nung nawala si PRD, balik na naman sa dating kababuyan. Nilinis na nga dati yung Bucor, may drugs na naman. Yangang Maynila, nilinis-nis ko ng 3 taon, ngayon balasubas na naman. Ano yun? Ano? Chisiscudero. Kapag halimbawa, ginawa ko, tapos biglang pagdating ng ibang administrasyon, ano pa rin, nagka-problema, kasalanan ko. Hindi ba dapat kasalanan na administrasyon yan? Kasi kung nung panahon ni ano, kung nung panahon ni PRRD, inayos naman niya yung mga flood control projects na yan, eh bakit hindi minintain? Kung na-maintain sana yung mga yan, eh sana walang mga baha ngayon. Tapos ipagyayabang ninyo sa zona ninyo, pakapal ng mga mukha ninyo. Si Inday pa talaga ang nasilip nyo, ha? Yung batas ay mas piniling... Mantakin mo, PhilHealth. Pinag-usapan nyo na ba yung PhilHealth? May pirma ni Hani, ano? May pirma nung taga PhilHealth. Si Ralph Recto, may pirma din niya. Pinapalipat yung pera doon sa, ano? Yung pera ng mga miyembro, pinalilipat sa, ano, bulsa nila. I mean, bulsa ng Malacanang. Kasi ano yun, eh? National budget. Dinalaro. Isipin mo yan, kontribusyon ng mga tao. Tangina yan, tapos kinukuha nyo. Walang hiya kayo. Meron na bang nag-address niyan? Meron na ba ni isang kongresista ang nag-address ng mga pinagsasasabi ni Inday? Ano ang gantimpala ni Inday? Puta, ipai-impeach siya ng mga yan. Bakit? Bistado ang galawan ng mga kawatan, eh. Sumausaw sa isyo na iba. Hindi na pinalampas si VP Sara ang kawalan ng respeto ng kanyang seguridad nang isapubliko ang video footage niya at ng kanyang pamilya kabilang ang minor de edad ng mga anak habang nasa paliparan at papalabas ng bansa. Idagdag pa riyan ang anhi kawalan ng leader ng bansa na tumitindig laban sa mga nanghihimasok sa mga dayuhan at dali-daling yuyuko sa kagustuhan ng mga banyaga tulad ng ICC. Dahil dito mensahe ng Vice Presidente sa mga Pilipino, dapat ang magkaroon ng karapat-dapat na leader ang bansa para hindi tayo tinatrato ng parang walang halaga. Para naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Padelo, hindi nagsasalita si VP Sara bilang isang oposisyon, kundi bilang isang Pilipino at nagsisilbi sa bayan. Not as an opposition, but as a citizen and as a public official who is expressing their own sentiments, which are the sentiments of the majority of the Filipinos. Hindi ka naman kailangan maging opposition, eh. Sinasabi mo lang kung ano ang totoo. Naninindigan naman si VP Sara na ang mga nagsasalita laban sa kanyang mga papuna sa gobyerno ang siya mismong tinatamaan sa kanyang mga ipinuntong problema ng Administrasyon Marcos Jr. Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan sa mga sinabi ko, sa statements ko kahapon. Sakto. Kung wala kayong tinatagong mga baho at mga tutsang at mga tibak sa mga paa ninyo, mga pigsa sa mga puwet ninyo, hindi kayong masasaktan sa sinabi ni Inday Sara. You will take it lightly kung proud na proud ka sa sarili mo na matino ka. Pero pucha yan, kapag ka ikaw ay maingay ka katulad ni Scudero, maingay ka katulad ni Dan Fernandez, katulad ni Dan Fernandez na putang ina, mali-mali naman yung English ng English dyan sa Kongreso. English ng English dyan sa Kongreso, di naman marunong. O kung mga yan, yung mga tulongges na yan, eh alam mo may nararamdaman nila yung mga pinagsasasabi ni Inday Sara. Yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho at hindi tapat
sa pagsisilbi sa taong bayan ng Pilipinas. Samantala, ibinahagi naman ni VP Sara ang naging pagpupulong niya kamakailan kina Senator Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa. Meron kaming dinner meeting ni Senator Bongo at ni Senator Bato de la Rosa. Pinag-usapan namin unang-una yung problema ni Senator Bato de la Rosa sa ITC. So nabigyan ako ng konting legal advice doon, base na rin sa mga nabasa ko about sa ICC. At ang napagkasunduan lang namin doon is paniguraduhin at i-encourage. Inday Sara, sinungaling. Sinungaling ka, Inday. Di yung pinag-usapan nyo. Alam ko pinag-usapan nyo ron. Oh, alam ko pinag-usapan nyo ron, ha. Pero hindi ko sasabihin, baka pick upin na naman ng mga baduy na mga vlogger, ha. Alam ko kung ano pinag-usapan nyo doon. Ikinwento na sa amin, antindi, sumasabog. Ang lupit nung pinag-usapan nyo roon, talaga namang kabahan na sila. Dahil ibang klase yung mga pinag-usapan nyo doon. Sabihin ko na ba? Sabihin ko na ba? Wag na. Hindi kami ganoon. Pag pinagkatiwalaan kami ng impormasyon, hindi namin sinasabi kung ano yung mga impormasyon na yun. Pinababayaan na lang namin na mauna na sila. Kapag ka sinabi na nila, o di saka na natin pag-usapan. Pero sinabi nga sa atin in confidence eh. Oh, pero hindi yun, hindi yan ha. Isa na yan sa pinag-usapan nila. Pero may mas matindi pa dyan, may mas malalim pa. Oh, may mas malupit pa na talagang malalaglag kayo sa mga silya ninyo. Kaya lang, syempre, kami mga banateros na lang nakakaalam nun. Oh, kami na lang mga banateros, syempre. Banateros lang ang sakalan eh. Pag walang go signal, hindi natin pwede pag-usapan. Pero pag may go signal na, paunahin natin sila magsalita. Saka natin ngayon sasabihin. Tapos, saka ko ikukwento sa inyo kung ano yung eksaktong pagkakakwento sa atin. Ganyan tayo mga barateros. Direkta tayo sa source. Hindi tayo sa mga street dwellers lang. Direkta tayo mismo sa source. Pag kumuha tayo, kumuha. Oh. Courage ang ating mga tao, mga kababayan, na paniguraduhin na malinis yung halalan ng 2025. Oh, ayun oh. Kaya exclusive talaga sa mga barateros. Kaya kayo akala nyo may mga alam na kayo? Yung mga nagko-content-content dyan, nakahawak lang ng mikropono, akala mo ang tatalino? Nang putya, wala kayong mga alam. Oh, yung mga alam nyong mga argumento ninyo, pangkalsada lang yan. Oh, relax lang, kalma lang. Ugnay naman sa tanong kung ikakampanya ni VP. Sabi, Lisa supporters pa din kayo. O, bayaran ni Lisa to eh. Yan, si Bongo, si Bato, si Inday Sara. Mga batbanga ano yan eh. Mga bayaran ni Lisa yan kasi nagkukwento sila sa atin eh. Sara, sinasabi ko at nalamusa ng mga re-election sa Senado sa nalalapit na midterm elections. Narito ang kanyang naging tugon. Sabi ko sa kanila, hantayin natin ang surveys, tapos mag-meeting tayo ulit kapag nakikita natin ang numero ng mga surveys, tapos mag-meeting tayo ulit. Ayan yun! Pinag-usapan nila yung mga bagay-bagay na yan tungkol sa 2025, 2028. Sabihin ko na, huwag na. Huwag na. Huwag na. Ano yung sinasabi ni Emerson? Banateros, tinitira yan ang matapang. Ano? Oh, sige na nga. Okay na yan. Hindi ko maintindihan. Play. Pag-usapan natin kung paano ako makakatulong at kung ano ang pwedeng gawin naming tatlo para sa kampanya. Dahil sabi ko nga, mahalaga sa yun, amin. Yun ang keyword doon. Anong gagawin namin tatlo? Ang hirap magpigil. Ah, pakahirap magpigil. Gusto kong sabihin dahil excited talaga ako, nakakatuwa talaga yung impormasyon eh. Kaya lang, di kami bida-bida katulad ng iba eh. Hindi kami mga bida-bida eh. Hindi kami yung parang, oh, sabi ng ano ko, narinig ko dito, narinig ko dyan, narinig ko dun. Hindi kami ganun eh.
Oo, narinig namin eksakto, diretso galing sa kanila eh. Pero kalma lang, kalma. Kalma lang. Antayin nyo, wag nyong pangunahan. Wag nyong pangunahan, antayin nyo sila. Pagka ginawa na nila, saka natin pagkwentuhan. Oo, sila bida, hindi naman tayo eh. Di ba? Sila ang bida, hindi naman tayo eh. Sabi ni Jocelyn, i-impeach na nila. Naku, hindi mo mai-impeach si Inday Sara. Mag-i-election na. Mas priority ng mga senador ngayon yung kanilang mga kandidatura sa 2020, ano, sa 2025. At kung magsakali man na magano ang Kongreso ng Articles of Impeachment, hindi yung ganun kabilis. Oo, at isa pa, kung halimbawa man, takot din yung ibang mga congressman na sumugal na gaguhin si Inday Sara because alam nila na re-electionist sila. 3 years lang sila sa gobyerno. Kaya medyo ano yan, kaya medyo shady yan. It is an idea and alam naman natin na gagawin nilang lahat para sa mapabagsak lang sila Inday Sara. Kasi hodang patayin nila ito para mawala lang sa landas nila, gagawin nila yan. So para sa akin yung impeachment, okay lang yan. Mas okay na na-impeachment kesa patayin nila si Inday Sara. Nakita nyo naman, tinanggalan nila ng mga security. Binawasan nila yung security ni Inday. So, it seems to me na parang gusto nilang madisgrasya si Inday. Yun yung pinaka-shortcut eh. Impeachment is sobrang tagal niyan. Sobrang layo, napakaraming mga kaliwat ka ng mga deliberasyon pa bago matuloy yan. Baka mga maya 2028 pa, hindi pa na naiisip yan.